So, natapos na ang aming photo shoot. My God. Nakapagod. Hello, hello, mga Ka Frenny. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ang tagal po ding walang vlog. Ayan, mag-vlog tayo today. At syempre, ang ating iba vlog ay isishare ko sa inyo kung magkano ang aming nagasto sa aming wedding photoshoot ni Hiroyuki. So, speaking of our wedding photoshoot, sa lahat po ng nag-message at nag-abala talaga na mag-comment sa aming vlog ng congratulatory messages, so thank you so much po sa inyong lahat. So, ayan mga Ka Frenny, ang una namin ginawa talaga is, nag-search kami ng studio na nagki-cater ng wedding photoshoot. And luckily, meron po dito sa area namin na sobrang lapit lang talaga, as in. And after po nun, tinawagan namin yung pinakang studio. And then, nagpa-schedule po kami na mag-meet kami ng ganito para pag-usapan din po yung magiging flow ng aming pinakang wedding photoshoot. Ang pinakang balak talaga namin is studio lang. So, studio yung aming napili na photoshoot. Kaya lang, that day, hindi available ang studio kasi meron nang nauna. Kaya, ang kinalabasan is sa labas kami nagpa-photoshoot. So, ayan na. During the meeting, i-discuss sa inyo yung pinakang flow ng inyong magiging photoshoot. And then, mamimili din kayo ng inyong isusuot na kimono. Kung puti ba or yung colorful na kimono. So, ako on my part, ang pinili ko is yung colorful na kimono, which is the bright red. And yung aking partner na si Hiroyuki, namili din siya. So, hindi lang babae ang mamimili, pati lalaki. Sa mismong pinakang meeting ninyo, isusukat nyo na yung inyong napiling kimono. And then, pati yung mga accessories, mamimili din kayo kung ano. Ganyan din yung sa lalaki, kung anong accessories yung sa kanya, mamimili din siya. And then, when it comes naman sa buhok, yung ilalagay na bulaklak, at saka kung anong style na gusto ninyong mangyari sa buhok, kayo din po ang mag-iisip nun. So, ako, nag-research lang ako sa internet, and then, pinadala ko yung picture sa kanila. Sabi ko, ganitong style ang gusto kong mangyari sa buhok ko. And then, sabi ko, ganitong style din yung gusto kong ilagay na bulaklak sa aking ulo. So, yung pinakang photo wedding plan is meron kayong pamimilian. So, number one is yung kimono studio photo wedding plan. So, itong kimono studio, ang pinakang pictorial po ay mismong sa loob ng studio. So, hindi po kayo lalabas. Sa loob mismo ng studio ang photo shoot. And then, yung pangalawa naman po is yung western style studio photo wedding plan. So, ano itong western style na to? So, ito po yung naka-white dress kayo. So, hindi lang white dress yung available. Meron din pong pink, meron ding red, merong purple, merong black. So, ayan. May iba't ibang mga wedding gowns po kayong pwedeng pamilian. So, basta magkakasya sa inyo, mag-fit sa inyo ang wedding gown, ay pwedeng-pwede nyo pong isuot. Kimono studio at saka western style studio photo wedding plan. Medyo may kamurahan po siya kasi ang pinakang pictorial is mismong sa loob ng studio po. So, i-discuss ko naman po sa inyo yung sa labas. Kasi yung sa labas po ay medyo may kamahalan siya. So, yung pinili po namin is kimono location, photo wedding plan.
which is sa labas po kami nagpa-picture sa isang garden. Sa isang garden talaga. So, ayun. Yun po yung aming napili. And then, kung ayaw niya namang mag-kimono, pwede rin po yung western style location na photo wedding plan. Nasa labas din po. So, medyo may kamahalan po siya compare sa studio. And, yung pinakang entrance, anong gusto nyong pictorial spot na pagpicturan is kayo din po ang magbabayad noon. So, yung pinakang entrance ng photographer, pinakang entrance ng makeup artist, tapos kayong dalawa, kayo po ang magbabayad noon. And then, kung may gusto po kayong isama ng pamilya, pwede po silang isama. Kung gusto rin po ang magpa-picture, pwede rin po silang magpa-picture. For example, meron po kayong aso or meron kayong pusa, pwede rin po silang isama sa picture. So, alam niyo ba mga ka-Frenny, ang pinakang balak talaga namin is studio. So, dalawa. Kimono at saka western style. Kasi syempre, gusto ko din ang naka-wedding dress. Ganyan. Kaya lang, hindi pala siya kaya, hindi daw kakayanin ng powers kasi alam niyo po, nakakapagod ang magpa-picture pala. Yun nga lang location na napili namin, yung aming location photo shoot. So, dalawang oras po iyon. Dalawang oras po ang photo shoot. So, ang pinakang kasama namin sa photo shoot is the makeup artist at saka yung pinakang photographer. So, pwede rin po kayong magsama ng mga kaibigan or ng kamag-anak ninyo. Tapos, pwede din silang mag-take ng picture sa inyong pinakang photo shoot. Or, kung gusto nyo, yung inyong cellphone, ibigay ninyo doon sa inyong makeup artist at siya mismo ang mag-take din ng picture. So, pwede po yun. So, on my part po, ganun po yung ginawa ko na sabi ko, kuhaan niya kami ng pictures sa cellphone. Kasi alam niyo po, hindi po agad-agad kasi maiibigay or maiprovide yung pinakang picture, yung ng photo shoot. Kasi i-edit pa po nila iyon ng very good. And dun po sa pinakang studio na pinag-pictorialan namin is it takes 1 month po bago nila maibigay ang pinakang data ng buong photoshoot. So, isishare ko po sa inyo ng kauntian yung aming naging photoshoot, which is, ito po ay kuha lang sa aking cellphone. So, hindi po siya ganung kagandahan. At syempre, kapag lumabas na, or pag available na po talaga yung aming talagang pinakang malakasan na photoshoot, yung pinakang data, pag natanggap na namin. So, syempre, i-share ko din po yun sa inyo. So, sana po panoorin ninyo. At ito pa pala mga ka-Frenny, ang in-avail lang talaga namin is pinakang data. Hindi po kami nag-avail ng album kasi napakamahal po kapag mag-a-avail kayo ng album. Ito na nga lang na kimono location is medyo may kamahalan. Pag sinamahan pa ng album, eh talagang wala. Ubus talaga ang pera. Kaya ang pinakang nakapag-desisyonan na rin namin na data lang, and then kami na mismo ang gagawa ng aming album. Kasi madali lang namang gumawa ng album, kayang-kaya ko yan, mga DIY. So, sa mga gusto naman pong magpa-video, so, pwedeng-pwede rin po. So, merong 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, kung gusto nyo 1 hour, ganyan. So, ano naman pala? Movie naman pala, 1 hour. So, ayun, pwede pong magpa-video. Kaya lang, syempre, iba rin po ang bayad noon. So, medyo may kamahalan. So, hindi na po kami nag-avail ng video. Kasi nga, mahal, ganyan. So, doon na lang tayo sa photoshoot. So, wala rin kaming album. Kasi sayang din, yung ibabayad namin sa album, ako na lang ang gagawa, ganyan.
So, ano pa bang pwedeng itanong? So, hindi ako nakapag-vlog during the photo shoot kasi yung pong damit na suot ko is mabigat. Yung hindi na ako makapag-vlog yung gaganong-ganon ako sa cellphone ko na mag-vlog talaga. Hindi niyo po talaga magagawa. Hindi niyo magagawa. And syempre, nakakapagod din po yung magpo-post kayo, ganyan. Kasi 2 hours po yung photoshoot, nakakapagod po talaga siya. So ayun lang mga ka-friendly, na-share ko lang po sa inyo ng maramihan na ang aming wedding photoshoot ni Hiroyuki. So sa mga ka-friendly ko dyan, na gusto ding magpa-photoshoot, magpa-photoshoot na po kayo at talaga namang maganda po talaga. Lalo na yung kimono, para talaga kayong reyna. Para akong si Reyna Perena that time, ganyan. Kulang na lang ay ano, apoy, ganyan. O, diba? So, ayun lang mga ka-Frenny. Maraming salamat po sa laging panonood ng aking mga vlog. See you on my next vlog po!